Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po si Pastor Leonides. Magandang umaga, Pilipinas, at buong daigdig. Binabati ko kayo dahil mahilig din kayong manood o makinig ng mga balibalita. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang aking programa ay nakalaad para sa inyo. Kaya sabi ang programa ko, magtanong kayo sa sugo. Alright, binitawan ko sa inyo ang salita, mas maganda yung nagtatanong kaysa yung nag-uusyoso o nagmamarunong. Kaya yung pagtatanong nyo, huwag kayo manunubok ha, baka kayo'y masubukan. Dahil manunubok, masubukan, sabi ni Jesus. Sige, magtanong kayo ngayon. Sino ang magtatanong? Ito po, yung unang katanungan ni Mr. Ronald Martuna. Ilan ang espiritu sa ating katawan? Alright. Marami, alam mo na yan eh. Pero nanunubok ka pa eh. Bakit? Gusto mo, dalawa ang espiritu na papasok sa'yo o kaluluwa. Bawat tao, yan ang tipan ay bibigyan niya ng isang kaluluwa o espiritu sa katawan, at yun ang espiritu mo. Kung sino yung espiritu mo na sa loob ng katawan mo, yan lang bigyan ng Diyos. Ngayon, kapag umiba at nagdalawa, ang tawag na panahon natin ay sapi. O, ganda mo na, baka may sapi ka, baka dalawa espiritu na sa katawan mo. Sinasaya ka din mo, baka may sapi ka. Din dalawa na. Maliban sa kanilo mo, may sapi ka pa. Anong klaseng sapi? Inkanto? Duwende? Kaluluwa? O demonyo? O, ganda mo? Ay, kung pitong sapi ka, pitong espiritu ang pumasok sa'yo dahil sinabi doon sa Biblia ni Jesus, pag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, maghahanap ng kanyang kapahingaan. Pag hindi makakita, babalik ako sa bahay na sila na nilabasan ko, sabi niya. So, magdala pa ng pito pang espiritu, mas masama pa sa kanya. Di ba ganun? Di ba sayon mo? Lucas, Kapitulo 11. Kaya tinatanong mo ko sa akin, ilan ang espiritu na sa tao? Pupurmi sa tao. Kung siya ay nasapian, baka hindi mo na mabilang. Pagkakarumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan. Okay. May, sino may tungkulin kasi na magpalayas na masamang espiritu sa tao? Hindi ba si Jesus at ang kanyang mga alagad? So, kung ilan ang pinalayas nila, kung isa lang, sabi niya, magbabalik pa siya, tituloy. Ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan. Alam niyo yung tubig?
Walang banal na espiritu. Yan ang tubig. Sige. Pagka hindi makasumpong sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpong walis na at nagagayakan, kung magkagayumayaon siya at nagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya, at sila nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagay ng taong yaon kaysa una. O, paano hindi maging masama? Eh, baliw na siya. Makumpay na siya doon sa tinatawag ninyong... ano yan? Doon sa... Yan yung mga nagwawala na. Oo, oh, nagwawala na. Dahil mga ilan, wild na sila. Oh, tinatanong mo sa akin kung ilan ang nakatahan. Oh, hindi ko alam. Kumpurme, sasabi niya kung aking matuklasan. Kung hindi ko matuklasan, edi, hindi ko alam. Pero alam ko, isang espiritu lang ang mananahan sa tao. Totoo po yun. Sige, another tanong. Kontento ko naman doon. Kay Mr. John Lee Laureano, ano ang pinakaunang batas sa Pilipinas? Unang batas? Bakit tao na ba ako? Noon? Hindi ko alam yung unang batas, kung anong batas ang Pilipinas. Pero alam ko, ha? 10 utos ang binatas ng Diyos sa buong daigdig. Universal po yan. 10 utos. Yan lang alam ko. Pero yung unang batas sa Pilipinas, hindi ko alam. Dahil hindi naman ako baluga. Dahil unang tao sa Pilipinas ay mga baluga. Tandaan nyo ah, sila ang may batas sa kanila sarili. Malay-malay ko. Dahil hindi naman ako nagkipagpulong sa mga baluga. Dahil sila ang unang tao sa Pilipinas. Mga baluga. Ito po yung sunod niyang kakatanungan. Sige. Siya pa rin. Sino ang gumawa ng buwan? Susmariusik ka. Yung matanong mo, simple lang eh. Hindi ba Diyos ang gumawa ng lahat? Ayun. Siya ang gumawa ng mga planetas. At bawat planeta ay may Diyos na itinalaga. Ito po ang pinakamaganda niyang tanong sa lahat ng mga tinanong niya. Paano mo babaguhin ang gobyerno at simbahan sa buong mundo na magsisimula dito sa Pilipinas upang magkaisa sa isip, sa salita at sa gawa? Ay, yung turo ng Diyos kay Jesucristo. At yun ang pairalin natin. Yung batas ni Jesucristo. Ha? Pag-ibig. Di ba? Kung may pag-ibig ka, pangaralan mo yung taong iniibig mo. Dahil kung di mo para pangaralan yung taong iniibig mo, paano mo mabago? Okay lang na. Para magkaisa na sinasabi mo, paano mo mabago yung mga taong niya titigas ang ulo? Baka ikaw, basta matigas din ang ulo. Paano kita mabago? Kung hindi ka makinig sa Ebanghelyo na itinuturo ni Diyos kay Jesucristo, at siya rin ang itinuturo ko. At ginagawa ko lahat ng bagay para mapalapit kayo sa akin. Dahil yung paggagamot, pamingwit lang sa mga tao yan. Pero hindi pa yun ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan at kapayapan, ayun, pakinggan mo yung aral ng Diyos. So, yun lang ang unang baitang paraan para mapalapit kayo sa isang mga ngaral kamukha ni Jesus. Kaya yan, sakit na yan ang nangyayari kayo sa panahon natin. Yan ang pagtawag. So, ang sakit ay paunang baitang lang sa paglapit sa Diyos. Nando sa Matthew 9:12. Pagtawag lang ng Diyos yan ang sakit. Para pangaralan mo yung tao na may sakit. Bakit may sakit? Dahil siya ay makasalanan at pinarusahan siya dahil sa kanyang kasalanan. So, kailangan magsisi siya at ang Diyos mismo pagagalingin siya. At pag magaling na siya, ito ang bilin ni Jesus. Ngayon magaling ka na, huwag ka nang gagawa pa muli ng kasalanan. Kung hindi, darating pa sa iyo, mas malala pa dyan. Di ba ganoon? Siya rin yung aral doon sa sinabi ko, may sapi, yung tanong mo una. Para hindi ka masapian ulit ng demonyo na sinasabi mo sa iba pang katangunan mo. Ha?
Nagbago ka na. Dahil yan, demonyo na yan. Ang pamagat niya ay 666. Hayop talaga. Dahil walang alam na mabuti, kundi masama. So, yung tatak ng demonyo, sana hindi kayo matatakan, ha? Sana matatakan kayo ng mga anak ng Diyos. Sa noo, mga krusado para sa kapayapaan, nandun sa Apokalipsis. Ito ba sa 7:3. Alright. Kaya kami mismo, puwipigil sa inyong kamatayan para matatakan kayo ng tatak sa noo. Hindi yung tatak ni Satanas na 666. Ha? Ang tatak nyo ay krusado ng Diyos. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa at sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Oh, see? Anghel yun, may tatak. Kaya, yung anghel na yun, alam mo ba kung sino yon? Si Jesus yun. May tatak. Kaya sino man may tatak kay Jesus? Sila yung nasa liwanag at yung may tatak na demonyo, sila yung nasa dilem. Tinanong mo yan sa ibang tanong mo eh. Pero siya rin nasagot doon sa ibang tanong mo. Siya magtanong ulit. O, kontento ko na ba yung sagot ko? Anong tatak ka? Siya sa atin mo sarili mo, sabi ni Mamlo, baka ikaw ay wala nang tatak. Di ba yun ang sabi ni Mamlo? Siya sa atin ang bawat sila, sarili na tao. Kung siya ay nasa panampalataya, baka siya ay nasibak na. Okay naman na. Dahil ang punong kahoy, sabi ni Jesus, na hindi nagbubunga, ay puputulin at ihagis sa apoy. Ano po ba'y puputulin? Sisibagin. Papatayin. Papatayin. O, ikaw ba'y punong kahoy na pakinabangan? Magbunga ka na mabuti para may pakinabang sa iyo ang tao. Hindi ka puputulin dahil may tatak ka na gaya ng tatak ni Kristo. At anong sabi niya doon sa apat na anghel? Sige, tuloy mo. Huwag niyong... At siya sumigaw na tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkalaobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga lipin ng ating Diyos. Ano yung tatak? Matandaan mo. Pag natandaan mo sa numuo yung mga aral ni Kristo, ikaw ay may tatak na Kristiyano. Okay daw na. Pero kundi may sa ulo yung mga aral ni Kristo, ikaw ay may tatak na demonyo. Okay naman na. Yan ang hayop na tinutukoy doon sa 666. Andun po yan sa Apokalipsis 14:9, yung may mga tatak ng demonyo. Okay, basahin mo. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. O, kaway ng Diyos yung mga yun. Yung mga may tatak ng demonyo. O, ano yung tatak nila? Mayayaman na sila. Yung mayayaman na yan, tatak demonyo lahat yan. Dahil sumamba sila sa hayop, nandoon sa Matthew 4:8. Sino yung hayop na yan? Yung demonyo na yon na umalok kay Jesus ng kayamanan kung sumunod siyang sumamba sa kanya, di ba? Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So, lahat na ng yumaman na relihiyon maging sa gobyerno, sila
ay may tatak na sik-sik-sik. Demonyeto talaga mga yan. Okay na na. Satanismo, kung tawagin. Alright, okay. Get so na. Dahil yung alok ni Satanas, pagsubok ng Diyos din sa mga tao, nagsasabing banal, matuwid, at sakdal, nandun sa Matthew 4:1. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksoy ng Diablo. See? Diyos din ang nanubok. Kung ano ang sambay na tao, kayamanan o kabanalan? Pinili po nila kayamanan. So, lahat na mayayaman na yan, nabihag na ng Diablo. Tandaan mo, dahil sinamba nila ang pera na inalok ng Diablo. Yan ay pagsubok ng Diyos sa sangkatauhan. So, ibig sabihin po pala, kung tinanggap ng Panginoong Hesukristo noong panahon niya yung kayamanan, eh hawak niya ngayon ang buong sanglibutan. Talaga? Okay na ba? Gito na. Yung tanong pang iba, kung kontento ka na, kung di ka kontento, magtanong ulit. Sino ang gumawa ng araw? Oh, kita mo na. Yung mga tanong mo eh. Ang Diyos po ang gumawa niya. Alam mo na, Diyos yung gumawa ng araw eh. Eh dito po sa 5, ilan ang kabuang planeta sa universe? Alright. Ay, nakalimutan ko ng bilang ha, pero pangalanan ko sila. Kung meron ko din na pangalanan, baka alam mo, ilagdag mo ha. Okay, Mars, Jupiter, Neptune, Pluto, Uranus, ano pa? Venus, at Daigdig. Yan ang mga planeta. At meron pa ang bagong planeta na inayagsagan ng Diyos na hindi pa natuklasan ng mga scientifico na punong-puno ng langis. Yun ang inupol niya dito sa akin na yan ay ibibigay niya sa Daigdig kung mayroong spaceship o isang makapagbiyahe mula dito hanggang doon sa planeta na yun para hihatid yung mga langis na kulang dito sa Daigdig. Alright. Nakalimutan ko na yung pangalan niya pero pinangalanan niya dahil yung lista ko nawala. Dahil matagal na akong naglilingkod at yung mga pinagtaguan ko ng mga record ay napalitan din. Kaya yung mga listahan na maliliit nawala. At yung pong mga planeta na yan, lahat po yan, mga Dioses po yan. Alright. Bawat planeta, may Diyos yan. Kagaya ng ating daigdig, may Diyos dito sa daigdig. Ang ating inang lupa, yan ang Diyos dito sa daigdig. Ito kaya, po sa tanong na number 6. Ano ang pangalan ng pinakaunang isla na Pilipinas nung panahon na lumubog ang isla sa ilalim ng dagat? Alright. Dahil hindi ako tao at wala nakalagay sa record ng world history kung anong pangalan, ha? Dahil ang pangalan na yan na Pilipinas ay dala ni King Philip na mayaman din na gusto niya makita ang mga isla na bakante at aangkinin niya at yun nangyari. Saka po yung tawag niya yung Las Islas Pilipinas. Okay. Yung pinangalan. O kaya yung... Pinangalan niya sa kanyang pangalan, Philip. Kaya ngayon, Philippines. Pilipinas. Yan ang pangalan. Pero ang mga tao dito sa Pilipinas, puro baluga. Bakit na. Tsaka po yung islang lumubog, alam ko, yun po yung Atlantis. Alright. Yung islang lumubog, karugtong daw ng Pilipinas ito. Sabi ng Espiritu, ipinakita rin sa akin niya sa pamagitan ng medium. Dahil yung medium ko, pinasisid ko sa dagat. Sa parte ng Pilipinas, nakalimutan ko lang sa banda, norte, south, o east. Hindi ko na-identify, mabuti ko saan yun. Pero nakita niya yung mga bagay, bahay na lumubog, nandun sa ilalim ng dagat. At nakita niya yung mga tao na namatay. Hindi na tao, kundi naging taong tubig. Kaya yung mga tubig na yan, nakaluluwa ng mga tao na matay.
sila ang nakita niya at yun din ana narinig ko at pinatotohanan ko sa inyo. Dahil ako ay adventurer. Tagatuklas din naman ako. Sa ibang bagay. Yung po ba yung Atlantis? Alright. Yung Atlantis na yan, sa original na turo, aral na ating kasaysayan, pugad ng mga tulisan at magnanakaw. Yung mga pirata na hinaharang mga barko at karagin nila yung barko, kunin nila ng kayamanan, doon nilalagay sa Atlantis. Eh alam ng Diyos na lahat na masama ay ayaw niya. Kaya pinaputok niya Vulcan sa Atlantis. At yung Atlantis lumubog dahil yung Atlantis nakatugtog din lang naman sa lupa. Kaya yung lupa, nandun yung Vulcan at sumabog yung tinutugtugan Atlantis. Kaya lumubog. Kaya na sino, kahit na mahal mo. Kahit na may puste. At maputol yung puste, di ba babagsak si bahay mo? Ganyan. Kaya po yung mga ibang pagputok ng Vulcan na pagka nahihagyat sa atin na may puputok na Vulcan, isa po yan sa pinamamagitan namin na huwag pumutok dahil alam namin na nakatugtog lang. Yung pong Pilipinas ay pwedeng lumubog sa oras po na magsak. Tatlong Vulcan po yung pinigilan namin na pumutok. So, yan ang gusto mong malaman. Kaya sinabi namin sa iyo to, ha? Dahil itong Pilipinas, ilan ang Vulcan dito sa buong dekdek? Marami po yan. Saan nakatago yung Vulcan? Hindi ba nasa ilalim ng lupa? Ay kung sumabog yung Vulcan sa ilalim ng lupa, hindi ba guguho yung lupa? Tanda mo, sino ngayon ng lupa ng kamunting ng gumuho? Hindi ba yung Taal? Sa kadadasal na mga tao, pinasinggan ng Diyos. Kaya hindi na tuloy yung pagguho ng Taal. Puting-puting na lumalabas eh. Ibig sabihin, malambot na yung tinutungtungan ng Taal na lupa. Pati po yung mayong volcano, buti hindi tumuloy. So, pinakinggan ng Diyos ang daing ng tao, kaya pinatigil niya. Tuyo po yung tumuloy, wala po, lubog, matagal na po lubog ang Pilipinas. Talaga? O ngayon, ano pang tanong mo niyo? Ano ang unang pangalan ni San Miguel Arcangel? Alright. Pangalan San Miguel Arcangel? Yung unang pangalan po ni San Miguel Arcangel. Espiritu Santo yan. Yan po ang original na Espiritu Santo. May pangalan siya. Pinangalanan San Miguel. Pero Espiritu Santo yan. Pangatlong persona yan. Ito pong sino ang may tatak ng 999 at bakit? Alright. Itong 999 ito, wala sa Biblia ito ha. Pero 777 meron. 666 meron. 555 meron. Pero 999, yan ang itinuro ni Jesus na ayuno na siyam na gabi. At yung siyam na gabi, binagdagan pa ng siyam na gabi ay tatlong siyam o dalawang siyam. So, 9, 9, 9, 27 na gabi lang yun na pag-ayuno para mapakilos ang bundok na sinasabi niya dyan sa Biblia. Kung gusto mong kumilos ang bundok at lumipat ka mula rito hanggang doon, hindi makukuha yan, sabi ni Jesus, kundi sa panalangin at ayuno. Kaya yung ayuno na yun, tinatla na siyam na gabi hanggang sa tatlong siyam, 27 na, o kung apat na siyam, limagit na, 40 na. Ngayon ang ayuno ni Jesus at si Moses. Kaya lumakas sila ang kapangyarihan. Dahil 40 days, 40 nights ang hindi sila kumain ang minom at napakilos nila ang bagay. Ito po, ano ang pinakamataas na batas sa buong mundo? Alright. Ang alam ko, 10 utos. Eh, universal po yan. Alright. Mayroon pa ba ibang batas? Wala na. Batas ng Diyos yun. 10 utos. Ano pa tanong nyo? Sino ang tauhan ng Diyos ang may tatak na 666? Oh, yun na nga. Si Lucifer. Arkanghel yan si Lucifer. Lucifer ang pangalan niya. Mas mataas siya kay San Miguel.
Pero hindi umayon sa kalooban ng Diyos, kundi sinalungat niya ang Diyos. Kaya tinapon ni San Miguel sa impyerno. Ngayon, saan ang impyerno na pinagtapunan? Dito sa lupa. Kaya siya ngayon naghari dito sa lupa. Ibig sabihin po pala ang kalupa na ito, impyerno. Oo, unang baitang may impyerno. At ito rin ang unang baitang patungo sa langit. Dahil mahati ang mga tao. Sumasangayin sa masama, sumasangayin sa mabuti. Parehong baitang yan ng kaligtasan. Yung may baitang na isa kapahamakan. Yung may hawak na tatak ng siksiksik. Impyerno lahat yan. Yan ang sentensya sa mga makasalanan. Pero ang isentensya sa mababait, buhay na walang hanggan. Nandun sa 3:16 ng Mateo, di ba? Sino man na sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, baliktarin mo yon. Sino man sumalangsang kay Jesus, impyerno lahat ang abutin niyan. Nandun sa Mateo 25, katuparan. 25:31, diretsyon mo yun, basahin mo kung saan patungo ang mga suwail. Impyerno lahat yan. Pero yung mga nasa kanan ni Jesus, buhay na walang hanggan. Ah, geto na. Simple lang naman pala yung tanong mo eh. Ito po, yung last na tanong. Ano ang unang ginawa buwan o araw? Jesus, Mary, Joseph. Sabay-sabay lahat yan. Ano mo ibig mo sabihin? Nauna yung buwan sa araw? Pareho, sabay-sabay yan. Kaya lang, walang liwanag ng buwan kung di niya makita yung araw. Tandaan mo ah. Dahil ang buwan, adapted lang sa sun. Reflected, kung tawagin. Nagre-reflect lang yung ilaw niya sa araw. Pero kung mapagtago sa araw, didilim talaga. Nakita mo yung eclipse na sinasabi. Pag nagkakatamad yung araw, daigdig at buwan, wala nang liwanag sa gabi o kahit na araw dahil napagtakpan na. Lalo-lalo kung mauna-una yung araw na takpan, nasa gitna ang buwan at yung daigdig nandun sa pangatlo, wala nang liwanag sa daigdig dahil hindi na makakita ang liwanag sa daigdig. Tinakpan niya ang araw, pati ilaw niya, wala, dahil nasa likuran. O, maliwanag ba? Nasa likuran, ang daigdig, yung liwanag. Dahil yun ang nakita niyong araw. Pero ang tumakip sa araw ay buwan, wala ka nang makita, ikaw na sa gandaigdig. So, get mo na. So, pare-pareho, sabay-sabay yan, nang nilalang ng Diyos. Buwan, araw, planeta, sabay-sabay lahat yan. At lahat na mga planeta ay mayroong laman na tinatawag niyo mga duwende. Pero hindi duwende ang pangalan sa ating kapanahonan dahil alien ang tawag niyo yan. Dahil hindi taga-daigdig, taga-ibang planeta, kaya alien ang tawag sa kanila. Pero mahal tayo mga alien. Tandaan niyo ah. Dahil meron din silang alien dito. Oh, sino ang alien nila? Yung mga duwende na nandito sa daigdig. Alien din sa kanila. Oh, get nyo na. Oh, ano ba ang tanong mo? Contento ka doon? Kung di ka contento, magtanong ka ulit. Wala na. Tapos. Alright. So, oh, kayong lahat ngayon na nakikinig sa aking Facebook, ayan na rin nyo una. Magbago na kayo. Hanapin nyo ang Diyos. Kagaya na sinasabi ng mga propeta para mabuhay kayo, ha? Dahil ang kamatayan nagaganap na. Dahil sa tawag ito, marami mamatay, sabi ng Diyos. Dahil gaganapin na niya yung hula niya doon sa Malakias 4:1. Nagaganap na nung panahon ni Jesus. Gaganap din sa ating kapanahonan. Ano ah? Panghuling payo. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno. At ang lahat na palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami.
at ang araw ay dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon na mahukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Oh, yan ang mapanganib ngayon na panahon natin. Kaya nga, diyaya namin kayo dahil binabasa namin ang Biblia ng mga hula ng Diyos noong una pang panahon, naganap na noon, magaganap pang muli. Dahil yung galit niya, naganap noong panahon ni Noe, di ba? Ano sabi ng Noe? Sumakay na kayo sa aking daong para maligtas kayo. Sumakay ba yung mga tao? Hindi po. Kaya patay sila lahat. Kaya pinangako ng Diyos na hindi na niya ulitin yung eksena na yon. Eh hindi po sila naniwala. Dahil kahit na wala kasalanan, kasamang namatay. So, alam ng Diyos ang ginagawa na ngayon na hindi na niya ulitin yon, kundi pagsisihan na lang ng tao yon. At yung nagsisisi, sila ang maliligtas. Yung hindi magsisi, hindi sila maliligtas. Agad nyo na, at yung walang kasalanan, maliligtas sila. Pero yung makasalanan, talagang hindi maliligtas. Agad nyo na. Kasi, ano ba? Wala. Tanungin nyo, kung gusto nyo, dahil itong mga bagay na ito, ay pinahiwati ko na sa inyo, dahil sinabi ng Diyos sa amin mismo, sa ating kapanahunan na, marami daw mamamatay ngayon. Naka-mensahe po yun kay Propeta Zacarias. Yung mensahe ni Zacarias, nagaganap ngayon dahil marami nang namatay. Hindi ba kayo nababalisa? Nababagabag? Sino ang pumapatay? Hindi lang Diyos. Ang mga angkan ng demonyo, sila pumapatay sa pamagitan ng tinatawag ninyong COVID-19. Yan na. Ano yung sabi niyo, COVID-19? Ba't na, ngayon lang naganap sa 20? Year 20. Mula pa noon, year 19. Plano na nila yan, pagpatay. Ngayon lang nila sinubukan dahil ang sabi nila ay anong tawag doon sa Experimental. Ang tanong ko po rito sa tao, bakit naman po pumapayag kayo na pag-eksperimentuhan po kayo kapag kayo namatay, wala naman silang pakialam sa inyo? Experimento. Dati-dati. Hindi hayop. Naman po tayo mga tanga, may mga pag-iisip naman po tayo. See? So, kaya itong sinasabi ko na magsisi na kayo, magbago na kayo, importante yun sa inyo. Dahil kami nakapagbago na. Kayo lang ang hindi. Hanggang kailan po tayo matutulog? Oh, hindi ba sinabi ko sa inyo? Ginagawa namin ito para hindi kami managot sa inyo. Dahil kami may kasalanan din kung di namin kayo kumbinsihin o hikayanin sa pagbabago. Nandun sa Ezekiel 3:18. So, kung ayaw niyo magbago, wala kami pananagutan sa inyo. Pero kung magbago kayo, alright, aalalayan namin kayo hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Kaya po kami ay patuloy na nangangar sa inyo para magising na po tayo sa katotohanan. Kung nagbago kayo, aalalayan namin kayo. Linggo-linggo ang paalala. Kaya linggo-linggo ang pulungan nito eh, para paalala sa mga taong malilimutin. Yan ang linggo-linggo. Hindi kami kamukha yung mga Katoliko na ang anong tawag, korsilyo, ay tatlong araw lang, hindi na nasundan. Kaya tuloy yung nagkorsilyo, naging makasalanan din. Dahil, hindi linggo-linggo ang paalaala sa kanilang mga napag-aralan. Kaya yung linggo-linggo na pulong, alaala yung paalaala lang sa taong malilimutin. Kaya kinukumbisi namin kayo na suwamba para linggo-linggo ipaalaala namin sa inyo yung mga bagay na nalilimutan niyo. Para wag na yung gawin muli. Okay? Kaya ito mga bagay na ibinabalita ko sa inyo, panahon na ang pagbabago. Dahil itinakda ng Diyos yung pasya niya doon sa bundok ng Gerizim. Bundok ng Gerizim at saka bundok ng Sinai. Nandoon sa Levitico 26. Kung tayo susunod sa payo ng Diyos, pangaral ng Diyos, meron tayong papalain. Nandun sa 26:9,
Ito, papalain. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. Ano yung tipan ng Diyos? Yung kasaganaan, walang magkakasakit, walang problema ng tao. May kapayapaan. Makamtan nila ang kasaganaan at kapayapaan. Yan ang mga pangako ng Diyos sa mga taong matuwid. Pero yung matao masama, ito ang ilang papalain. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. O, sige. Yan ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Dahil mga tao, sige lang, hindi nakikinig sa kabanalan. Hirit ng hirit. Ayan, nangamatay sila. Kung gaano karami ng tao na sinilang niya sa mundo ibabaw, ganun din daw, marami ang papatayin niya. Sila po kasi mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga satanismo. Nandun. Sa Deuteronomy 28:60. Yan ang karanasan ng mga tao na suwail. Kung paano ang Diyos pinarami niya ang tao, ganun din siya maligaya pag pinatay niya ang mga tao. Nangyari na ng panahon ni Noe, pero hindi na lunod, ha? Hindi na baha. Sakit na, salot na yan darating sa tao. Hindi naman mapagaling ang mga doktor. Kasi ang mga doktor, mayabang, mapagpalalo. Kala mo, gagaling nila. If symptoms persist, consult the doctor. Pero ito ng Diyos, ang palatalastas niya ito ay ang walang sakit ay hindi nangangailangan na manggagawot. Pag-aralan nyo, sabi niya, di ba? Eh dito sa symptoms present, ala na, hindi na kayo nag-aral, basta takbo na kayo sa doktor. Kahit na may sapi kayo, na-encanto kayo, takbo sa doktor, patay kayo diyan. Pero si Jesus, binigyan kanya kayo ng pagkakataon na pag-aralan nyo kung ano ang kaulugan ng sakit. O, hindi naman kayo nag-aral, kaya ganyan, napapama kayo, nangamata kayo. At ito ang nangyari ngayon. Diba sa'yo na? Deuteronomy Kapitulo 28, talatang 60. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. O, see? Yung COVID-19. Mapatay. Yung COVID-19 ba nakalagay sa Biblia? Wala. Tao lang may katayang COVID-19. Yan na. Sige, tuloy mo. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo. O, hindi na. Baha, ah. Dahil binawi niya yung baha sa pamamagitan ng tanda ng tinatawag niyong rainbow. Ang rainbow, palatandaan, hindi na niya ulitin yung ilunod ang tao, kundi salot ang pagpatay niya sa mga tao. Dahil ang salot na yan, hindi naman alam ng mga doktor eh. So, sabi ni Pablo, hihiyain niya ang mga marunong. Mapapahiya ang mga marunong. Ayun niya pa, pati mga doktor nagkamatay din, pati mga nurse talaga? Nagkamatay. Bakit? Mayayaman kasi sila eh. Gusto nila, suluin nila ang pagpapagaling. Bakit may doktor? Bakit may albularyo? Bakit may pit healer? Hindi ba nilikha ng Diyos at yan? At mayroon kayong kalayaan na mamili kung sinong gusto nyo, wala. Eh, hindi naman po sila natinag sa mga pinakita ng Diyos sa kanila. Gumawa na ng batas ang tao na hindi nyo magawa yung gusto nyo sa pamamagitan ng quarantine. Ganda na. Ngayon po, gumawa sila ng batas para magawa na nila lahat ng mga gusto nyo gawin sa tao. Quarantine na yan. Para hindi nyo masunod yung gusto nyo. Hindi kayo makalabas kung wala kayong permit. Kaya sa doktor kayo. Ang tanong ko po dito, bakit ginaganyan nila taong bayan na nagpapasahod sa kanila? Pera nga. Kaya wala silang kamamahala kung ano mangyari dahil sa daigdag kay magbagyo.
kay Lumindol, masira tanan ninyo. Wala silang ikababahala. Eh, dahil, magkakapirala dyan. Eh, kaya po dapat, yung taong bayan, huwag nang magbayad ng buwis. Para maglayasan nila sila sa lahat sa mga pwesto nila. Kaya nga, tama sinabi ni Miranda, na alisin na politiko. Dahil ang politiko, sindikato, numero uno. Ayan at, po, totoo po talaga. Sinabi na Tatay Eduardo Miranda yan, na sindikato talaga yung gobyerno. Kasi pag may bagyo, o bibigyan niya na tinatawag na, anong tawag doon sa kanila? Marilig. Ha? Ayuda. Ayuda! Halimbawa, 150 million ng ayuda. Sa palagay nyo, makarating sa mga tao yon. Lahat po ng karamihan ng mga kawayan ng gobyerno, daming nakasuhan. Yung ayuda wala yan, nakulong. Pinaghahati-hati lang nila. At yung pupunta sa mga tao na pinsala, kakaunti na lang. Bariya-bariya na lang. Bariya-bariya na lang. Isang kape, isang kilong bigas, sus ginoporto. Kaya sindikato, nandiyan, kaya hindi na mabalisa ang gobyerno sa mga bagay na ito na ginagawa ng Diyos. Dahil pagkakapirahan din naman. Lahat po ng ginagawa nyo sa taong bayan, pagbabayaran nyo po yan lahat sa harapan ng Panginoon. See? Kaya yung mga bagay na ito, pag-isipan nyo. Dahil binigyan kayo ng Diyos ng utak, karunungan, huwag nyo ibabaliwala yung karunungan na yan. Ha? Dahil pakikinabangan nyo ang karunungan na yan. Itimbangin po lahat ng ginawa ninyong kasamaan. Kaya sabi ni Lynn Agno sa New York, mag-Facebook na kayo sa gobyerno. Lahat kayo na may cellphone. Tawagan nyo daw ang gobyerno para sa kayo. Itigil na nila itong modus na ito. Yun po, lahat po ng mga tao, mag-Facebook na po kayo. Nakakalam. Dahil giniilit na nila ang mga cellphone namin, dahil ayaw nila mahayag ang katotohanan, kaya binablock nila kami. Ngayon doon siya, yung pagbablock na yan, nilalabanan nila ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ba ay kasinungalingan o katotohanan? Katotohanan po ang Diyos. Ang Diyos ay katotohanan. Nilalaban nila ang katotohanan at puro kasinungalingan ang gusto nilang manig. Ang saan mo, sabi ni Miranda, pati raw mga reporter, journalist, na rin. Nabayaran na lahat yan para magpan. Magkayak sila na kasinungalingan sa buong mundo. Mabigat pong kaso yan sa harapan ng Panginoon. Tandaan nyo pong sinabi ko, titimbangin po lahat ng ginawa ninyong kasamaan, mga pagkakalat nyo ng kasinungalingan. Sinabi, lahat po yan ay pagbabayaran nyo sa harapan ng Panginoon. Impyerno lahat ang abutin ninyo. Kaya doon sa Matthew 25, para alin nyo mabuti, magmula sa 31. Kung anong ginawa nyo, kabayaran. May kabayaran. Ipinakita na po sa pastor yung magiging parusa sa mga sinungaling at nagkakalat ng kasinungalingan. Palalapari. Impyerno lang dyan. Apokalipsis 21:8. At kayo naman may mga duwag. Ayaw lumaban. Mananatili, may parunan din sa inyo. Mananatili na lang daw po sila natutulog hanggang sa mamatay. Pagdating sa material na away, tatapang niyo. Pagdating sa spiritual na gulo, duwag kayo. Hindi niyo po alam, mga pamilya niyo na rin ang nasa panganib. Ginagawa namin ito para sa inyo, alang-alang sa mga tao sa susunod na henerasyon. Ito po para sa kanila, Apokalipsis 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningasapoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Oh, hindi kayo maniwala dyan. Ang dami na na impyerno. Hindi nyo alam na nililigtas ko rin yung mga taong na impyerno. Wala maniwala dyan. Kaya kung minsan paggalit ako eh, alam mo sinasabi ko, mabuti bang mamatay kayo lahat? Mali pala, pasyak ko.
Dahil mas madali palang iligtas yung kaluluwa kaysa yung kaluluwa na may damit. Alam niyo, kaluluwa may damit. Yung taong buhay, ang damit ay katawan. Mahirap hikayatin. Pero yung kaluluwa na walang damit, siya yung patay, mas madali iligtas. Nararanasan na po kasi nila paghihirap kapag kaluluwa na. Ah, ganda na. Kaya, yung mga karanasan ko, ay, binabalita ko na sa inyo, pero yung iba, di maniwala. Kagaya po ng mga kaluluwa na nakakausap natin dito, na pinangakuan ng iba't ibang mga relihiyon ng kaligtasan, pero pakalat-kalat lang po yung mga kaluluwa, iyak ng iyak. Alam niyo, naliloko lang sila ng mga kakalabitin nila ang kanilang kamag-anak at ng kakasakit. Ayun, matuklasan namin na yung kamag-anak nila namatay, gusto nilang maligtas. Dahil ako, pag luwakan ako, nakikita ako yung mga kaluluwa. Kaway ng kaway sa akin. Wala akong magawa. Dahil nandun sila sa kinaroonan nila. Pero pag may daan, makarating sila sa akin. Kaya yun, nabigyan ng daan. Andiyan o, sa likod ng bahay ko, kulang-kulang ng 5,000 kaluluwa nandyan, naghihintay sa hundas para i-deliver ko sila sa langit. Yun po, yung mga tunay na maliligtas, yung mga kaluluwang naririto. Yung iba po na mga may katungkulan pa sa kanilang mga relihiyon, bakit po nandito yung mga kaluluwa? Nag-iiyakan! Naglululokon yung mga tao. Alright, so itong mga bagay ito na hinayag ko sa inyo, kapanipaniwala ba o hindi? O saan may karanasan, kapanipaniwala. Pero wala pang karanasan, hindi sila maniwala. Alright, so, para hindi mahaba ang pag-uusapan natin, ito lang ang biling ko sa inyo, manumbalik na raw kayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, sa bibig ni Jeremias, noon pa, dahil sabi sa akin ni Jesucristo, bumaba rito, ang tagal ko na nagtitiis sa inyo. Ang tagal ko na kayong binigyan ng palugit ng pagsisisi mula pa nung namatay ako. Oh. Itatapo na rin po niya yung hawak niyang bola. Inis na siya. Hawak-hawak niyang daigdig. Gusto niyo, tapong ko to. Sabi niya, alam niyo yung ginawa ko. At talaga tinapon niya, sinalo ko lang eh. Oh, o, parang po yung kung tinapon, ano yung mangyayari? Ayaw ko mamatay lahat ng tao pag bitawan niya. Yung po ang mangyayari, mamamatay lahat ng tao. Dahil hawak niya ang ating buhay, inis na siya dahil ang kupan niyong magsisit para kayong bulldozer na nakasikan. Hindi po kasi maniniwala ang tao hanggat hindi pa dumarating yung talagang mga tanda. Kaya nung bumaba siya, ayun, ay iniiyak niya. At tagal ko nang nagpapasensya sa inyo. Mula pa ako nung namatay ako hanggang ngayon, tinitiis ko kayo lahat. Kita niyan? Napagbabalik natin sa kanya. Pero wala, dahil kayo natataka na siksiksik, sige lang. Aanin din niyo yan. Dahil yun ang sabi ng mga propeta, bawat ihasik ng tao'y aanihin niya. Ganda na. Bawat itanim ng tao ay aanihin niya. Kung magtanim ka ng kasamaan, aanihin mo kasamaan. Magtanim ka ng mabuti, aanihin mo mabuti. Yan ang sabi ni Jesus. Okay? Kahit na si Pablo, sinabi niya yan. Sa Galacia, 6, anuman ihasik ng tao ay aanihin niya. So, ang bilin naman niya doon sa 5, huwag tayong mapagod ng, o sa 9, huwag tayong mapagod ng paggawa ng mabuti. Ito po, basahin po natin. Galacia 6:9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. O ano yung ani natin? Tagumpay, kapayapaan, kasaganaan, walang sakit na ipinapaira ng Diyos at wala ng kamatayan. Yun ang sinabi ni Pablo. Dahil mabibisan tayo ng walang kamatayan nandun sa Korinto.
15. Itong unang adan, kaluluwang buhay. Pero yung pangalawang adan, espiritu nagbibigay buhay. Ito na. Kaya sumilang na kayo sa espiritu, sabi ni Jesus, para makita nyo ang kaharian ng langit. Gayahin nyo ni Nicodemo. Dahil kung di kayo silang na mulit, hindi nyo makikita ang kaharian ng langit. Ito na, tagal na rito. Hindi pa diwalan. Kingdom of heaven and the holiness of God. Tama yung sinabi ng iglesia. Kakaunti kami. Sila, dami-dami na. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, maliit lang na grupo ang makakasama ng Panginoong Hesukristo sa kanyang paghahari. O bakit nga ba maliit? Eh, lalamin tatlo sila eh. Si Jesus at ang kanyang mga apostol. O, lamin tatlo lang sila. Nagpasimula. O, ngayon, kami naman dito, kakaunti lang kami. O, bagay mo, malagay mo, dalawang po kami. O, pero, dadami tayo kung lumapit na kayo. Amen? O, yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Talagang inamin ko, nakakaunti lang. Amen. Ito po yung huling mensahe galing po kay Haring Solomon. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alright. Maliwanag na yun ah. Tao ba kayo? Hindi ba kayo hayop pa? Tao kayo eh. Katungkulan nyo na sumunod sa utos ninyo. Alright. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Oh, yung sinabi ko na kanina, gumawa ka ng masama, anihin mo masama. Gumawa ka ng mabuti, anihin mo mabuti. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya po sa ating mga kababayan, tandaan po nating lahat, anumang ihasik natin dito sa ibabaw ng lupa, sa mundong ibabaw, lahat po yan ay aanihin po natin. Kung tayo po ay nagtanim ng masama sa ating pong kapwa, tandaan po natin, masama rin ang aanihin natin. Subalit kung tayo ay nagtanim ng kabutihan sa ating pong kapwa, habang tayo nabubuhay, ay maganda po ang aanihin natin. Yan lamang po ang aming pong daladalang balita sa inyo. Magandang-magandang araw po sa inyo lahat at maraming-maraming salamat po. Okay, meron akong itadagdang kaunti ha. Dahil yun ito ang sinasabi ni Wonder Boy na si Miranda. Hindi niya bubuksan ang kayamanan hanggang hindi tayo magbago lahat. Lalo-lalo sa mga politiko. Okay? Dahil ang mga politiko, sabi ko sa inyo, sinaysay ko na yan sa unang Facebook ko. Kabahagi kayo sa katawan ni Kristo. Dahil hindi kaya ni Kristo na pamalaan ang salibutan kung wala siyang kasamahan at ang kabuuan ng kasamaan, ang kasamaan o kasamahan niya, kasamahan, ay sila ito. Doon sa Korinto 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. O, so, yan ang buong katawan ni Kristo. O, tuloy mo. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. O, see? Ayan ang kabuuan ng katawan ni Kristo. Kasali ang mga pamahalaan. Dahil kagaya na sinabi ni Moises na hindi niya kayang lutasin ang pagkakalitan ng tao dahil marami na ang tao. Kaya ba rin isang tao pamahalaan ng Pilipinas? Di ba dami nyo? Kailangan kayo lahat. Kaya ang pagbabago nyo ang hinihintay ng Diyos. Alright? Kaya po, huwag niyong i-block itong aking cellphone. Dahil ito eh, paalala lang sa inyo. Guidance lang ito para sa inyo. Hindi ko kayo inutulan.
Pinaalalaanan ko na kayo bilang pagmamahal sa inyo. Kaya po habang may panahon pa tayong lahat, habang may oras pa, magsisi na po tayo at magbago upang tayo pong lahat ay makarating sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay atin pong itinataas sa atin pong dakilang Ama, Siya Nawa.